Hello, Binsoy here, and in this video, ipapakita ko sa inyo yung mga reasons kung bakit kailangan mo magkaroon ng sariling blog o sariling website if you are an internet marketer, a network marketer, or a traditional business owner. So make sure tapusin mo tong video na to because at the end of this video, I will give you a link where you can download a free training kung paano gumawa ng isang WordPress blog. So, tapusin mo to, okay? As an internet marketer like me, napaka-importante na i-build ko yung brand ko as an expert in my industry. So, yun yung pinaka-number one reason kung bakit kailangan mo na sarili mong website. It builds your brand. Okay? So, ibig sabihin nun, this is an avenue. Yung blog mo, yung website mo, isa siyang paraan where people will get to know you, like you, and trust you. If people will do that, If you gain their trust, then it would be easier for them to buy from you. Mas madaling makapag-decide para sa kanila na bumili sa inyo. Okay? So, kaya importante kasi doon sa blog na yun, doon mo ipapakita sa kanila yung credibility mo as a business owner, yung credibility mo as an expert marketer, yung credibility mo as a leader in your network marketing business. Diba? Yun naman yung gusto natin kunin ay yung trust ng mga tao. Kasi mas madali na lang yun. Mas madali na lang i-position kung ano may yung ino-offer mo sa kanila. Okay? Doon ka rin makikilala ng mga tao. Importante kasi sa website mo na meron kang place doon na makikilala ka nila. Like yung about you or yung contact me, yung mga ganun. So, importante doon na doon ka makikilala ng mga tao. Doon mo pwedeng ilahad yung background mo, kung ba't ka napunta sa ganitong business or kung ano yung mission and vision nyo as a company. Diba? So, napaka-importante yung lugar na yun. Alright? Doon mo rin pwedeng ipakita kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-expert sa industriya ang kinalalagyan mo. Okay? So, make sure if you have your own website na maglagay ka ng mga valuable information para balik-balikan ng mga tao yung website mo. And pag nangyari yun, mas madali na lang sila mag-trust sa'yo. Okay? Number two reason is it makes you more professional. Right? Sa ngayon, karamihan ng mga business owners, internet marketers, or network marketers sa Pilipinas ay hindi pa gaano nila nabibigyan ng importansya ang pagkakaroon ng sariling website. Okay? If you're thinking of the long term, 'di ba? Napaka-importante na ma-establish mo yung brand mo and makita rin nila na you're professional enough na meron kang sarili mong website. 'Di ba? It puts you way above the competition kung may sarili kang website, kung yun lang yung ibibigay mo sa kanila if they're asking for your portfolio, kung naghahanap sila ng website mo. 'Di ba? Hindi ka mahihiyang ibigay sa kanila yung website mo kasi binili mo 'yun eh. And it's professional looking dahil may sarili kang domain. Whereas kung kukuha ka lang ng mga free web hosting service, 'di ba? Parang nakita nila na how serious is this person para i-build yung business niya? Bakit hindi siya nag-invest para sa sarili niyang website? Okay? So, hindi naman kasi ganun kamahal ang magkaroon ng sariling website. In fact, GoDaddy ngayon, GoDaddy.com, doon din ako bumibili ng domain. Yung domain ko is workwithbinsoy.com, doon ko binili yon. And nabili ko yon for only 53 pesos for 1 year. Okay? So, hindi naman ganun kamahal ang bumili ng isang website. So, dalawa lang naman kailangan mo nun. Domain and web hosting. Yung domain is yung pangalan ng website mo. At yung hosting naman is parang doon yung hard drive ng domain mo. So, lahat ng mga files mo doon sinisave sa hosting. So, kailangan mo ng dalawa. And for hosting, it only costs around $5 to $8 or mga 250 to 300 pesos per month. Pwede mo rin siyang kunin ng yearly. Mas malaki yung discount doon. In my team, kasi meron ako sariling server, so I'm hosting my team for free. So, isa yun sa mga benefits of my team being part of my team pala. Okay? Alright, so doon nakasave sila, they just need to
pay 53 pesos para sa hosting nila. So kung meron kang PayPal, debit card or credit card, pwede ka nang bumili ng domain sa godaddy.com. Alright, that's a tip. Right? Number 3, it makes it easier for people to find you, 'di ba? Kasi over time binibuild mo yung website mo eh, 'di ba? You should be providing valuable information, at kung may mga future products ka na ibebenta, pwede mo lang din ilagay doon sa website na 'yon. So you don't need to go somewhere else kung meron kang mga bagong ipopromote, 'di ba? Doon lang sa website mo. I-promote mo lang yung bagong products mo and just let them know the benefits, okay, kung ano yung mga advantages of buying your product. 'Di ba? So importante 'yon na ma-establish mo yung website na 'yon. There are a lot of ways to establish your brand, but the one of the best ways at saka yung long-term yung effect is pagkakaroon ng sarili mong website. Right? I-compare mo na lang din of having your own website and having your own Facebook profile, yung Facebook page. Sa Facebook page kasi, yung mga Facebook groups, hindi kasi sa'yo yan eh. Anytime, pwedeng tanggalin ng Facebook yan for violating the terms and conditions, for violating the guidelines. Diba? I've known a lot of people na nababan yung Facebook pages nila, natatanggal sila sa Facebook for various reasons. Diba? So, hindi mo talaga pag-aari yung Facebook na yun. So, importante, if you have your own website, you own it. Diba? Ikaw lang yung pwedeng tumanggal doon, ikaw lang yung pwedeng mag-delete ng website mo. Okay? So, I hope na nakatulong sa iyo itong video na to. Like I said, like I promised, I'll give you a link kung paano gumawa ng isang WordPress blog. Marami na kasing humingi sa akin ng tulong, tutorial kung paano daw gumawa ng WordPress blog. So, this link na ibibigay ko sa inyo might help you. Make sure you take action. Okay? Bumili ka ng domain, bumili ka ng web hosting. If you're really serious in building your business on the internet, having your own website, having your own blog is the way to go. Okay? So, yun. Yun yung sekreto ng mga successful internet marketers. Wala akong nakilalang mga successful people online na walang sariling website. Okay? So, I hope nakatulong yun. And thank you very much for watching this video. And I'll talk to you soon.